Kiss FM. The class is in session. This is the A to Z of mga ka-Kiss FM, itodo mo ng radyo mo. Dahil ang cellphone mo, may radyo yan. Ikaw ba rin ay nakatutok sa The Greatest Royal Hits? Only here on 103.7 FM. Is Kiss FM. Kiss FM. You're listening to Jack Spider. Live on air. Ang magpapatibok ng inyong mga puso. At magpapangiti sa inyong hapon. Jack Spider. Jack Spider. Your favorite DJ. Sweet, hot, and spicy. Jack Spider. Jack Spider. Gapangin mo ako. Alright, dyan mga kabarangay, magandang hapon sa inyo lahat. Ito kapapasok pa lang, kapapasok na balita. Dahil ayon sa ating nakuhang impormasyon, ay meron daw sasakyan na mga doctors ang pasahiros na binanggado ng jeep diano sa Diversion Road of San Roque, Northern Samar, mga kabarangay. Aba, kapapasok lang na balita. Pero hindi pa natin nakukuha yung ibang detalye dahil karating lang ng ating balita. Post po ang picture ay mula po kay Jake Servito of Lauang, Northern Samar. Kung makikita nyo po sa video, mga kabarangay, ito po ay isang Vios na may plate number, tali mo na ha, hindi natin makuha yung kanyang plate number, 72559, okay, tingnan natin yung kanyang plate number para makita natin. Ayon sa nakuha nating impormasyon ay ngayon pa lang daw. Di natin alam kung saan galing ito. Yung Vios na may plate number Eco Alpha Charlie 2359. Mga kabarangay, yun po yung kanyang plate number. Vios Eco Alpha Charlie 2359. Sa nakuha nating impormasyon, mga kabarangay, mga doctors daw ang mga sakay nito na Vios. Hindi natin alam kung saan nang galing. Kasi alam ko fiesta ngayon sa Katubig, Northern Samar, ngayong araw. Ano po? Kaya kung mapapansin po natin, mga kabarangay, wasak na wasak po yung tagiliran ng Vios at saka yung harapan ng jeep, no? Kung mapapansin po natin, no, kung i-analyze natin, mga kabarangay, yung jeep po ay yung kanyang sira nasa kaliwa yung kanyang sira, yung damage talaga niya. At pagkatapos may kargaho itong steel bar at saka may mga chairs sa taas na plastic chairs itong jeep na to. At saka yung tama naman nung kotse, mga kabarangay, tama nung kotse ay nasa side kasi yung tama nung jeep, mga kabarangay, diyan sa may panga, siya, no, parang panga ata ng kuan ito ng jeep sa may part of battery ng jeep. Oh, di ba? Kasi nandiyan nakalagay yung battery tsaka yung radiator, di ba? So yung jeep ngayon ay nalaglag ito sa shoulder ng Maharlika Highway o National Highway
At pagkatapos itong ano naman mga kabarangay, itong kotse naman na Vios ay ang tama niya naman ay sa Tagiliran. So parang siguro ko sa tingin ko dito, sa tingin ko lang mga kabarangay ha, sa tingin ko lang baka ano to, paparating yung jeep at tapos yung kotse naman ay parang crossing to, di ba? Parang crossing ata eh. Ano? Parang crossing yung tingin ko dyan eh. Oo, kasi ang lakas ng tilapo nung kwan eh. Tilapo nung kotse, yung Vios, mga kabarangay, lumabas ito sa kalsada, napunta doon sa damuhan. So, sa tingin ko lang, kung makikita ko kasi yung jeep kasi medyo ang tama niya ay nasa panga. Diba? Nasa panga ang tama nung jeep. Tapos ay itong kotse naman ay sa tagiliran. Kumbaga sa tao dito siya sa may, ano, dito siya sa may bodega, sa may tiyan, malapit. No? Dito sa may buntot, sa may puitan. Aha. So kung makikita ko dito sa kotse mga kabarangay, wala namang ano, wala namang tama sa unahan, so side. Tapos dito naman sa jeep naman, kung makikita natin dito sa jeep, papakita natin ha. Sa jeep naman, papapansin po natin ay ang kanyang tama ay nasa panga. Okay, so panga ang tama ng jeep. Yun nga po yung nakikita ko ha. Yun po yung nakikita ko diyan, ewan ko sa inyo. Sa tingin ko lang ganoon. May posibilidad na nagkagulatan silang dalawa. Ano, sigurado nagkagulatan ito. Siguro ko yung jeep paparating, ano, parang ganoon eh. Paparating pagkatapos itong kotse naman ay parang dadaan ata. Nakikita ko parang dadaan yung kotse tapos ito namang jeep parang papasok, parang ganoon eh. Hindi natin nakita kung intersection ito. Pero sa ngayon po mga kabarangay, sa nakuha nating info ay yung mga doctors na sakay ng Vios ay nasa Northern Samar Provincial Hospital na ho din nila. And action agad para at least maanuhan agad ano dito, first aid or ano man yan. Kasi nakita ko naman dito eh, sabi nung nakuha na kong information ay yung driver daw ng jeep ay medyo grabe-grabe. Kaya dinala agad sa ano sa Provincial Hospital. Ganon din yung mga pasahero dyan sa ano sa Vios. Mukhang mayroon din daw, malakas din ang tama doon sa ano, sa mga pasahero ng Vios. Diyan o nangyari yan sa ano mga kabarangay, dito sa South Road, diyan po sa South Road, Diversion Road of San Roque, Northern Samar. Yan po mga kabarangay, kung makikita po natin. Ano? Okay, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ganap ng 18 minuto makalipas ho ang nagmamadaling alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat at mamaya po abangan nyo po ha? Dahil dyan ho sa Ilocos Norte. Binayo po ng bagyong igay, mga residente ha? Binaha at saka nawala sila ng supply ng kuryente dyan ho sa Ilocos Norte dahil po sa nakaraang bagyong igay. Kahapon, oo binabayo sila kahapon. Mula ngayon ay nakaka-recover na sila. So, tingnan ho natin at susubukan nating tawagan yung ating kaibigan diyan sa Ilocos Norte. Ano ha? Andali muna at titingnan natin kung makukuha nating tawagan si ano. Tawagan ang taga Ilocos Norte. Pero hindi siya naka-online ngayon mga kabarangay. Kanina kasi nag-usap kami kasi mahina daw yung signal nila sa ano. Mahina daw yung signal dyan sa Ilocos Norte. So ang ating pong kausap dyan mga kaibigan, mamaya-maya po ay tawagan po natin itong si Bay Malinay. Ano ha, si Bay Malinay, tawagan po natin yan. So ito po yung mga kaganapan dyan sa Ilocos Norte, mga kabarangay, dahil sa bagyong igay. Ano po ha, yun po yung kaganapan dyan. At saka yung mga tao ngayon talaga namang naghihingi din sila ng tulong, no? Dahil doon sa bagyong igay. So mapapansin po natin yung mga ano, yung mga kawad ng kuryente, ha? Ay talaga namang brand out sa kanila. So as soon as possible ay maayos agad dito ng electric cooperative mga kabarangay. So yan po yung mga kaganapan sa ano sa Ilocos Norte. Ano? So wala pa po yung ating contact diyan, hindi pa siya naka-online dahil mahirap daw yung signal sa kanya. Sabi niya sa akin ay Sir Jack baka di po natin makuha yung report dahil gawa ng
Pawala-wala po ang signal dito sa Ilocos Norte. Pero itatry po natin, baka maka-online si ano si Sir Bay Malinay. Ano po? Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ganap ng 20 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po, at itatry po natin na kausapin itong si Sir Bay Malinay. Kaya lang, hindi pa po siya nakukunta ngayon. Dali muna at try po natin sino mga taga ano ha. Try natin sa kabilang group chat natin, mga kaibigan natin sa Ilocos Sur. Aha. Try po natin yan kung may matatawagan po natin. So, balik ko tayo dito muna mga kabarangay. Dito sa nangyari o sa ano, nangyari o sa Diversion Road, San Roque, Northern Samar. Dahil po sa isang sasakyan na binangga ng jeep. Sa tingin ko, yung may kasalanan dito. Sa tingin ko lang ha, yung kasalanan may kasalanan dito, yung ano eh. Yung jeep siguro, 'di ba? Kasi una-una tagiliran ng kotse yung binanatan, 'di ba? Parang ganoon eh. Oo, parang ganyan, parang tagiliran talaga, parang na ano ba tawag dito, yung sa boxing, 'di ba? Parang ganoon. Pero sa kasalukuyan mga kabarangay, sa mga oras na ito, yung mga pasahero ng Vios na kotse na yan, na kulay gray, ay nasa Northern Samar Provincial Hospital na ho, dinala na ho sila. At ganun din yung driver ho nung jeep, mga kabarangay, yung jeep na, yung Philippine jeep talaga. Yun yung nakadali dyan, yung nakabangga dyan. So, ayan po ang itsura nung jeep, mga kabarangay, kung makikita po natin. May mga kargang ano, plastic chairs at saka steel bar. Siguro ko, di natin alam kung papuntang Nabas o Katubig, mga ganun po, mga kabarangay. Siguro lang, karkulo ko lang. Ano po, ha? Okay, at yun nga po ay hindi pa naka-online yung contact natin dyan sa Ilocos Norte, mga kabarangay. Pero nagpadala na siya ng mga videos, pictures, no? May pinadala sa ating mga video sa kaganapan ngayon diyan sa ano kaganapan ngayon diyan sa Ilocos Norte. Okay. So antabayanan po natin mamaya-maya lang, ha? Antabayanan po natin si Bay Malinay, yung ating maghahatid ng balita diyan sa Ilocos Norte. Kasi na-try po natin na kontakin kanina si Senator Amy Marcos. Kaya lang ang staff lang niya ang nakausap natin. Wala pa daw si Ma'am, sabi niya, hindi pa daw, parang busy pa ata. Alright, sige lang. But anyway, sa lahat po natin mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga nakikinig sa mga oras ito, Luzon, Visayas at Mindanao, at yun nga po ay maghahatid tayo ng mga bagong impormasyon, mga kaganapan, dyan o sa Cagayan de Oro, mayroon din sa Cagayan de Oro na binaha din. Dahil sa bagyong igay mga kabarangay. So, yun nga po ha. Mag-iingat po tayo mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan de Oro at saan pa mang pataas dyan sa Pilipinas. Kasi dito kami, nasa laylayan, yung Leyte at Samar. Tsaka Davao, Mindanao, nasa laylayan kami, di ba? So nasa yung medyo binayo ng igay ngayon, yung kumbaga kagalit na anong ko ng Luzon papuntang Ilocos Sur. Tama sa mo yung Ilocos Norte, parang dito, di ba? Parang pati tayo nalilito sa mga lugar-lugar na yan, ano po, mga kabarangay. Okay, so ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ginap na 24 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Pero itatry po natin na tawagan itong ating contact ngayon. Hindi pa siya naka-online. Ito muna si... Tanungin muna natin si Jake. Kasi wala pa yung ano natin. Wala pa yung contact natin dyan sa... wala pang contact natin dyan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ano ha? Okay, ito naman si... nakuha natin yung picture doon sa sasakyan na nabangka, no?
sa San Roque ay nakuha natin kay Sir Jake Sarbito. Itatry natin sa tawagan. Tapos tatanungin natin ng mga ilang tanong lang tungkol doon sa picture na na-post niya. Baka may konting alam ito doon sa ano, sa aksidente nangyari sa San Roque kasi sa kanya naman nagaling yung picture. Ano po ha? Para at malaman ho natin kung ano po ang nangyari. Baka siya po ay may alam kasi siya doon po natin nakuha yung picture na yun. Kaya po tayo ay nakapagkuha ng impormasyon tungkol dyan sa dalawang sasakyan, jeep at saka yung Vios mga kabarangay. So yun po, hindi pa masyado sumasagot. Baka busy pa si Sir Jay, gano'n ha? Anong araw ba kayo? Baka may klase sila. 3:26, kasi teacher to eh. Sige, baka busy siya, eh, hindi niya masagot. So itry natin yung taga, dali mo na, itry natin yung taga Ilocos Norte. Dali mo na ha, at hahanapin ako, madadali natin. Kasi kanina naka-online siya eh. Pero ngayon, ay bukang di natin alam kung nalubat ito o ano ba? Nalubat o nawala ng kwan? Nawala ng anong tawag nito? So tatawagan po natin si Baybalini mga kabarangay. Ngayon po. Baka wala signal sa kanila. O, try lang natin. Baka makontak natin sila. Ayun. Okay. Okay. Hello. Yes. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Alright. Kumusta ka dyan? Sir, as of now po, thankfully, okay na po dito sa amin. Medyo humupa na po, sir, itong tubig dito sa may Patsan River, sir. Okay. Doon sa yung binabayo kayo ng igay, ano po nangyari sa inyo dyan? Walang biglaang kuryente? Ano bang kaganapan dyan? Doon sa lugar mo? Nawalan po ng kuryente, sir. Then nag-down system din po yung mga internet and signal. Kaya ang problema po is yung wala pong mga makontakt po na mga relatives namin. Yung mga relatives namin from mga nasa ibang bansa po, sir. Yun po yung main concern nila po sa akin, sir. Okay, Sir Malina, saan ka banda dyan sa Ilocos Norte? Dito po sa Sarat, Ilocos Norte, sir. Sarat, Ilocos Norte. Dyan ba sa lugar mo ay binahaba? Oh, yes, sir. Bali, yesterday po, sir, binaha po kami dito. Pero ngayon, sir, humupa na po yung tubig. Ay, humupa na. So, kumusta naman yung mga sasakyan natin dyan? Passable na ba sila? Yes, sir. Passable na po, sir. Pero yesterday po, talagang hindi po passable yung daanan dito. Kasi yung tubig po na galing dito sa may Patsan River, is talagang inabot po, sir, hanggang dito sa may highway. Ah, okay. Yan bang lugar mo? Papalabas yan? Papasok ng saang lugar yan? Yung, ano ba kadugtong ng kwan? Kadugtong ng Ilocos Norte? Ang kadugtong po ng Ilocos Norte, sir, is pagpunta po kayo ng south o papunta po ng Ilocos, sir. Pag sa north naman, sir, is papunta po ng Cagayan. Ah, okay. Pero dito, papunta lang po ng eastern part dito rin po sa Ilocos Norte. Ah, alright. Okay. Dito sa video na pinakita na papakita natin ha, yung video na binabayo ng bagyong Igay, saan lugar 'yan? Dito po sa Barangay 22 sa Ilocos Norte din po, sir. Diyan mismo sa lugar mo 'yan. Oh, sir, yes, sir. Ay, kumusta naman ho ang pamilya mo diyan? Di naman ho na ano? Sa awa po ng Diyos, sir, safe naman po kami. Ang talagang problema lang po, sir, is yung mga palayan. Wala pa naman pong ni-report sa amin ng casualties. Ah, okay. Dito sa video, tapos may katabing ilog, ano yan? Ano yung mga puno? Pagkatapos may ilog, tapos dagat yan? Oo, sir, ano yan? May palayan po, sir, tapos yung gilid na po is yun po yung ilog. Ah, okay. Malinabot po po. Yung kalsada, ano yan yung kalsada? Papunta saan yan? Di ba may kalsada, puno, pagkatapos parang may ilog? Papunta na po ng pitdig, sir. Bali, umapaw na po kasi yung tubig kaya hindi mo na po makikita yung daanan, sir. Bali, yung diretso po na yung may puno, papunta po siya ng bayan ng pitdig. Ah, okay. So malayo ba sa inyo yung Cagayan? Malayo naman, sir. Oh, kasi ang alam ko, pati Cagayan... Ano po? Bali, malayo na sa inyo yung Cagayan. Kasi alam ko, kasalid yung Cagayan sa bagyong Igay, ano?
Yes sir, kasali po yung bagyo. Kasi dito po sa ano, dito po sa Northern Samar kasali kami pero di masyadong ano malalayong igay kaya na-stranded nga ho diyan sa Matnog patawid ng ano yan. Patawid ng Leyte at saka Davao kasi yung yun yung enter at saka exit point ng ano eh ng Luzon yung Matnog. Oo, sir. So, diyan sa inyo ay ano, balik na yung mga residente diyan na nailigas, bumalik na ba sila sa mga tahanan nila? Yes, sir. Back to normal na rin po, sir. Sa awanan po, so, naging medyo may pagkaulan na lang po ng kaunti, sir. Hindi na po yung masyadong malakas. Ah, okay. So, ngayon ho ay naibalik na ba yung supply ng kuryente sa mga oras na ito? Wala pa sir, ano pa lang sir, yung system lang po ang naibalik pa lang sir. Nasa ano lang po sila sir, clearing pa rin. Ah, nasa clearing operation pa rin sila. Mga ilang percent na kaya ang kwan, ilang percent na kaya ang nadadali dyan? Yeah, hindi ko lang po alam sir kasi palagi ko sir medyo... Kumanin apo, dito yung pati... May nakita road na mapanitig na lugar sa ratitig awano parang kinain na ng tubig nagpasabulin apo barangay ba ito life, ano ba to yan apo life update tayo ito sa rat Ilocos Norte sa Lawag barangay City. 22 so ngayon kumusta yung mga San Cristobal awanin apo nila din eh maraming ginamit sir na nagbalingan kas labay-bay yun Alright. Ikaw ba, wala ka bang alagang hayop na namatay? Awan talaga na pizza. Wala naman sir, sa amin sir, sa awan ang wala naman. And ibang the people hayop. Is stranded over there, dito na pati mapanisagpatan. Meron lang kami nag-iba sir, nag-live po ako, meron lang nakita ng mga ahas. Tapos labay-bay yun eh. Lumalakoy. Yes sir, bali pala ahas, palabas pa rin na pan may bagyo. Oo, syempre, normal kasi... Kita nyo apo, tika pizza na dito yung... Nakatago yan, di yan... Bagyo na. Ada kami, tisa ko ti Obando Hardware. Di ka tinuklaw, ano? Ito'y ana, ito'y pag naan nga mapan kabuluan. Diba bandat okay. Mapan barangay so, 21 San Marcos. Sarat Ilocos Norte. Tapos labay-bay yung diplastanan apo. So nga Rod, ayaw mo ka diba, Christine? Hanggang sir, updated. Nag-prepare na rin po sila sa ayuda. Okay, ikaw ba may, ikaw ba mamimigay o ikaw ang bibigyan? Para sa akin sir, ibibigay na lang po sa iba yung ano yung ibibigay sa amin. Ibibigay na lang sa iba yung ibibigay sa iyo. Oo. Ayan. At saka alam kong kilala ka diyan sa lugar mo ano. Oo, sir. Oo, kilala ka diyan. Sige, pwede ho ikaw ay ano manawagan sa mga kababayan mo lalo na sa mga taga Ilocos Norte na nasa ibang bansa. Ayan po sa mga kababayan po namin na nasa ibang bansa po na nag-aalala po dahil sa bagyong Egay. Nagpapasalamat rin po kami at humupa na rin po yung tubig dito sa May River at saka unti-unti na pong bumabalik sa normal po dito sa Ilocos Norte. Kaya wag po kayong mag-alala, magdasal po tayo na lahat po tayo ay ingatan ng Diyos. Yan lang, sir. Alright. At siya nga pala, yung mga kababayan mo, i-upload natin sa ano to sa YouTube channel ko na Jack Spider Mix TV. At saka pwede yes. Natin i-share yan para at least marinig natin o marinig nila yung ating mga update dyan sa Ilocos Norte. Okay, kasi yes, na-try ko kaninang ano, i-contact si Ma'am Senator Amy Marcos, nakausap yung kanyang staff, sabi di pa daw available. So bumisita na ba dyan si, ano, si Senator Amy Marcos at saka si President Marcos dyan sa lugar mo? Wala ka ba narinig na may mga choppers na dumadating, ganon? Wala pa naman sir, siguro sir, dahil siguro sa masamang weather po, kaya hindi pa sila nakakapunta. Siguro po pag okay na po yung panahon, agad-agad naman po silang pupunta. At saka, meron naman silang ano sir dito, may mga contact din po sila na pag may kailangan po ng emergency, meron din pong pagkukontakan na kasama po nila. Okay. Kumbaga meron po yung headquarters. Alright. So yan ba si Pangulong Bongbong Marcos ay kababayan mo mismo dyan sa lugar na yan, sa Ilocos Norte? Bali, dito po sila pinanganak sir dito sa Maysarat, Ilocos Norte sir. Ah, taga dyan ka mismo. Ah, alright. So, safe na yung ayuda. sigurado na yun. Ay, siya nga pala, ano, Sir Malinay, kumusta naman bahay nyo?
Okay naman sir, hindi naman natangay ng hangin. Strong sir. Strong. Okay. Wala ba nasira? Hindi ba natanggal ang bubong? Ganon? Tawa ng Diyos. Hindi. Strong po. Mga Ilocano po, strong. Oo. Sayang, papapadala sa ako sana ko ng yerro sa iyo eh. Kaso, strong eh. Matibay na bahay, no? Pwede naman sir, i-ano mo na lang, i-convert mo na lang cash. Gcash? Ah, sige po, maraming salamat po, Sir Bay Malinay. Mag-iingat po kayo dyan sa Ilocos Norte. At mga kababayan nyo po, at saka i-regards nyo na lang ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po, ha? Salamat, sige po, maraming salamat po at magandang hapon. Okay sir, magandang hapon. Ayan po mga kaibigan, si Sir Bay Malinaw of Ilocos Norte. Ano ha? Nakausap natin tungkol doon dyan sa nangyaring bagyo. Maraming salamat po. Okay, anyway. At yun nga po ay... ito na muna. Call na po na natin si Sir Jake. Dali muna ha, Sir Jake. Balik tayo dito sa ano sa sasakyan. Balik muna tayo dito sa sasakyan. Ano? Dali muna ha. At saka Sir Jake, nasa ka na. Okay. Try natin si Sir Jake tawagan sa mga oras na ito. Ayun ha. O, nag-ring na mga kaibigan. O, palapala mo natin. Antayin natin, baka sumasagot na. Baka busy lang ano. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ganap na ang 37 minuto makalipas ang nagmamadaling alas 3 ng hapon. Ayun muna, di muna sumasagot si ano, di sumasagot si Sir Jake. Baka busy. Oo. Uy! Oh, wala nga. Oo. Baka busy pa. Alright. Oo, baka busy si sir kaya hindi natin makausap. Okay, so wala sa mga oras na ito, wala pa tayo masyadong update. Tungkol doon sa sasakyan na may mga doctor na pasahiros dito sa Vios. Ano ha? So, kaya dalawang ano lang tayo ngayon. Dalawang news na pinapakita natin dito dahil yun lang nakuha natin. Ayan po, wasak na wasak ko talaga yung ano, yung Vios na yun. Oh. So, kawawa yung driver dyan kasi yung dito sa, yung pinaka ano, yung pinaka sira talaga dito sa ano, sa part of may driver side nung Vios. Parang ganun. Aha. Yun yung sira. Okay. So, nasa house daw siya. Tawagan natin si Juan. Ito, nag-reply na. Digad sir, adinaak house. Nakauli na. Okay. Uy! Ba't kaya di sumasagot dito? Baka walang load. Kasi sabi niya, nakauwi na daw siya eh. Put the phone. Ayaw eh. Ayaw, ano yung sagutin? Baka wala load. Baka wala load si, ano, si Sir Jake. Okay, try natin, may kakaproblema daw ating signal. Try natin, baka ano. Uy, Jake! Hello, Jake! Sir! Hello, Jake, kung pahinga kulob? Oo, pahinga kulob man, sir. Kumusta? Busy man? Good, sir. Di siya pala, nakauli pala. Nabot pa kulob natin eh. Oo, naabot ka pala. O, hindi nga. Di na ganda, hindi nga medyo curious lang doon sa, ano, sa post mo, di ba, na picture doon sa Vios at saka yun sa jeep na kuhan.
Simbag Imod, nanim nakuha ang mga information about sining mga doctors. Aray na sir, pakakuha sa mga ngaran kay apurado na sa itong apakuan pag malaka rescue. Okay. Dere, sugarong tanda lang kuhaan, ini nga waray ka kuha dahil ang mga ngaran. Ini nga, nanoan, sa pag-imod mo, nanoan hinabusin eh? Kay, base sa mga witness good sa ground, nag-apray tamang ko nini nga bios pag makagagawas doon sa diversion. Anhain soon, anhain doon, then, adjik mo na, ang atong diversion sa San Roque, di ba, sa may Bulangan, tapos dito sa Mayaon, may on tulay, di ba nga, bago? Doon na sa may bago nga tulay, tunawa kay dat. Tunawa kay dati doon nga kuhan, ini nga tulay, tugin pahalapan niyan. Kopya, sir. Doon okay. Si doon. Ito, gawa sa nagot. Mm-hmm. Nano sini, an jeep di kang katarman, sugod sini, ano? Opo, tapos pauli na sa kuhan, Palas Navas daw ang ruta sini. Tapos may mga passenger tagad sila. Tapos mga kuhan, mga mala construction supply ang dara. Okay, may mga nemod ko dito, Jake. May anahin mga kuhan. May anahin sin, may on kuhan. May karga kang steel bar. Tikan may anahin kuhan. May ining asukar sini. Mga lingkura ng plastic sa igbaw. Kusugan ini nga jeep, dida sir, Jake. Tikan ini kakatarman. Kopya, sir. Tapos ini man nga Vios, tikan ini diin. Patronan, sa chiton. Kay patron sa katubig niyan, di ba? Statement si itong babae nga kuhan, doktor. Ang kanyang babagaw. Tika ko na siya medical mission sa katubig. Maman lang niya gin susugad. Okay, kaya di rin na kakaisip ko niya kay mga bungaw daw. Okay, patron sa katubig niyan, patron. Tapos, pera nga doktor ang sakay sini isang nga kuhan, Vios. Tulo. Tulo nga babae sa yung kuhan, sa yung lalaki ang driver. May ito na unconscious. Itong good ang driver, medyo grabe-grabe nga doktor. Oh, kaya ito sa picture, 'di ba driver side man ang tama sa jeep. Oo. Oh, ito niya siyang gudan na orawhan. Mauna, oo. Kay sa imot ko dito sa picture, Sir Jake, bali an bumunggo sa ining kotse ini nga jeep kay an jeep an iya jeep. An iya wa kay adis sa front side da no. So may ton nga ning gin karkulo ko nga possibly an jeep an bumunggo sa kotse. Kopya mo na agad, Jero. Ito lang ani, ang statement sa driver, nakatumangay, nag-respond di man dayo ng PNP. Pumasok daw ini nga kuhan, kutsi, parang nag-iabutay na ko talaga siya doon sa center okay. Line. Doon sa paggawas na good, paggawas. Kita man, puro man siya kuhan, ini nga, ang jeep, adi man sa kanya, right of way. Ito lang sa investigation na sa police, kung ano na kay... Balay, son sin eh, Jake, naimod ko sa picture, no? Ang hinabot nila, parang tigawas ang kotse, tiabot ang jeep. Tapos pag paggawas ang kotse, naabdan siya sa jeep din na. Mao nga, nasurok-surok ini nga kotse, tapos ini nga kotse nga in siya talbo. Nga to pa, kuan, patuo? Tikanto na sa kuan, tigawas na sa kali, nga to na sa mayong itong pasakay na, sa tabok na. Ah, sa tabok na, tipa, ano yun, tipa San Roque? Oo. Tipa San Roque. Hindi na sa, kung, tikadi sa Lawang, tikadi sa Rawis, nga dito na sira sa mayon left side. Okay. So, kumusta man ang driver sa jeep, di da? Ha? Kumusta man ang driver sa jeep? Okay man sira, nga tanan, ini nga, itong lamay yun, sira nga, mga pasayro nga, mayang burod na sayo. Ito na ang gindarada yun sa rescue kay nagreklamo nga di na daw kuno siya nakaginhawa. Okay, kay okay. Buwana na. Mm. Pero ang iba nga mga kuhan, okay man ito na nga damage sa kanra jeep liwat. Mm. Okay, sige. Kay Romana no? Didila. Wara na kami sir pakakuha sa kuhan. Magangaran, okay lang. So, duha nga doktora, nga si sayo nga doktor. Ang doktor mo ang driver. Oo, ang lalaki. Mga na, di ni sira nga mga doktor katarman o diin nga kuan pag-abot mo. Mga taga-Luzon daw sira, mo kan statement. Mga taga-Luzon. Oo, mali mayaon. Balik na sira.
ibalik ko no si Rani yan kay mayon ta si Medical Mission sa Sursugun. Mukhang rokohan. Oh, okay. Kay mali may onak. Ay daw, kay kontakong ko daw anakon patod. Kay mali anakon patod nga may on siya asawa nga doktora. Mali may kono Medical Mission. Tingali sa usiton dida nga sakay. Oh, kay tingali. Sige tingali, la, kay nagrabon sira sa kuhan. San ambot sa barko, kung sa paskat, mas naghahabol sira. Ah, okay. Oo, sige. Damo nga salamat, Sir Jake, sa nimo information. Opo, sir. Diyan po si Jake of Sarbito, Blau, ang Northern Samar, mga kasangayan. So, damo nga salamat. Thank you, thank you. Alright, so mga kabarangay, yun po si Sir Jake Sarbito. Sa'yo sa naka-observe ba sining panhitabo dida sa South Road sa San Roque, Northern Samar. Anato Doras, may nagitain. Alas 3:46. Ano ha? Nga na anay kay aton na kita ang liwatan anaton koan mga doktor ha? Sakay sa okay. Alright. Ayo, ayan. So, upayon tala kay medyo makore mag ano, makore mag kapot dito sa sit up nga warikit assistant, no? Hindi kit dahil maka kuan. Maka recover. Korea kita. Okay. So, sige lang at ayo po mga kabarangay, ano ha? Ayun po yung kaganapan dyan. So, doon natin narinig kay Juan. Narinig no natin. Oy, doon sa mga kababayan po natin na hindi po nakaintindi ng salita naming waray. Tatagalugin ho natin. Dahil ito pong kotse na Vios ay galing ho sa Katubig, Northern Samar. Ano po mga kabarangay, dahil meron daw silang medical mission. No, dalawang babae, doktora at saka isang doktor na siya namang driver nito ang papauwi daw papuntang Luzon ayon sa nakuha nating information. At pagkatapos naman sila po inaaksidente diyan sa Diversion Road of San Roque, Northern Samar. Ano po mga kabarangay, dahil ito pong jeep mula Katarman ay may pong mga kargang steel bar, no? Pinakita ho natin kanina dito yung jeep ha. Pakita ho natin ulit yung jeep na may mga steel bar na dala. Yan po ay mula Katarman going to Second District. Tapos itong kotse naman ay mula Katubig papalabas going to Katarman or Alin o Matnog, mga ganun, kasi nagmamadali daw sila dahil hahabol sila sa pagsakay ng kuan sasakyang pandagat papuntang Matnog. Pero yun po ay sila po ay naaksidente ha, ayon po sa nakuha nating information kay Sir Jake. Baka hindi po naintindihan ating mga Tagalog na kababayan. Yan po ay yung driver ho na doktor ay nasa Northern Samar Provincial Hospital ho sa mga oras nito. Dahil medyo grabe-grabe kasi naipit nga po doon sa side door sa driver set. At saka yung dalawang doktora naman ay medyo okay naman ho. Di naman masyadong grabe. At saka yun po yung sabi nung kausap ko ngayon si Sir Jake Sawaray, ay ito pong kotse na to na Vios ay nagpupumilit or nagmamadali na lumabas diyan sa may exit point ng Diversion Road kasi dalawang highway na yan eh. Oo, paglabas niya ay tama naman parating yung jeep o nagkasalubong sila mga kabarangay. So tagiliran. So tumilapon yung kotse, tumilapon din yung jeep at saka yung mga pasahiros din. At saka may buntis din ho sa pasahero ng jeep. Yan po ay na-rescue agad ng mga rescuer.
Ayun po. At sa pasahero naman ng jeep, wala naman ho nangyari. At saka yung driver naman ng jeep ay okay naman ho. Wala din nangyari. Medyo dito lang ang medyo daming damages dito sa Vios na sasakyan. Ano po mga kabarangay? Ayun po ang nakuha nating information at mga balita sa mga oras na ito mula po sa Ilocos Norte at saka dito sa Northern Samar sa nangyari pong banggaan ng dalawang sasakyan, isang Philippine Jeep at saka isang Vios na kotse na kulay gray mga kabarangay. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, ganap ng 50 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa mga oras na ito. Ako po ang inyong naging kasama dito sa ating himpilang panghimpapawid, Jack Spider Arcibuche. Maraming salamat po at magandang hapon, Northern Samar. Magandang hapon, Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawa-lawa at pinaganda. Wave Network at FBN, Friendship Broadcasting Network, ang pagsasanib pwersa ng mga online at local radio stations sa Pilipinas at buong mundo sa panguna ng DYNS KES FM 103.7 Katarman, Northern Samar. Kasama ang FMC, Filipino Music Central, Washington, D.C., USA, 96.9, Power FM, Naga City, OMC, OFW Music Channel San Diego, California, USA. Radio Mix 104.7 FM Katiklan. PWWW Pinoy Worldwide Web. Radio Power J 107.1 FM Palawan. Pinoy Digest 101.2 Huwait. Mapapakinggan mo na 24 oras ang KES FM 103.7. Sa main website nito sa WW Senior FM Radio, DYNS KES FM 1037, my tuner app at iba pang online application. You can also download and listen to KES FM 103.7 application from your Google Play Store. Like and follow us on our FB page and YouTube channel. DYNS KES FM 103.7 Katarman, Northern Samar.